today's video. Nagluto tayo ng cauliflower. Ayan, ginasa lang natin. Pero marami siyang anong tawag ito sa tar or yung kind of different. Hindi ko sana siya luluto. Ay, kaya lang mas siya. Chapsuy. Hindi na siya makapag-antay kaya lulutuin na lang. Meron tayong mukbang for today. Napaka-perfect ng lasa. Thank you guys. Wala to siyang special na ano kundi salt, pepper, tapos may garlic powder. Ginisa ko lang to siya sa bawang kasi wala akong sibuyas, wala yung kamatis, so ginisa ko lang siya sa bawang. Tapos dahil meron akong corn flour, nilagyan ko siya ng konting-konti para lumapot. Kasi nilagyan ko ng konting tubig para lumabas yung lasa. Crunchy. Alam niyo ba, ang cauliflower ay alternative ng rice. Kaya, kompleto na yun pagkakain ka ng cauliflower at saka yung mga protein ng mga meat or fish. Yan. Kompleto na siya ba? Hindi mo na kailangan mag-rice. Alternative siya sa rice. At saka yung repolyo. Pero may iba, hindi pwede sa kanila yung repolyo. Ano ginagawa ng iba para magmukha siyang rice? Inaano nila to? Yung dinudurog tapos ini-steam. Mukha siyang rice. Sarap. Ito eh, ilang grams ba ito? Busog na busog ka na. Kayo guys, anong ulam nyo? Ano palang food ninyo for today? Ayan, pakabusog tayo lagi. Pero with moderation. Paalala. Kadalasan. Ang sakit ng katawan ay nagmumula sa kung anong kinakain natin. So, before tayo mag-crave ng mga kung ano-ano, lalo na sa mga matatamis, yung laging inihaw, or mga yung minsan nag-crave ka ng mga fried masyado, yung pritong-prito, yan, mga crispy-crispy, minsan hindi naman sa lahat, pwede naman, wala naman ano, pero with moderation. Yun kasi, number one, na mga pinagmumula ng sakit ng katawan, hindi ibig sabihin na nasa dugo nyo na or nasa lahi nyo na yung pagiging high blood o yung diabetic, eh pati ikaw maging ganun. Pero kung iba yung kinakain mo, kung mindful ka sa kinakain mo, hindi mo masusunod, hindi mo mamamana yung or magagaya kung ano ang nangyari sa mga kanunu-nunuan mo. Kasi, magkaiba naman kayang kakainin eh. Kaya, anong-ano doon is maging mindful tayo. Much more tayo doon sa kung ano ang kailangan ng katawan. Hindi tayo much more doon sa
kung ano yung hinahanap ng panlasa mo, kine-crave mo. Kasi mostly, diba madalas nag-crave tayo ng mga matatamis. Kung once in a while, once a month, or once every ano lang, yung alam mo yung sakto lang na matikman mo lang, okay lang yun. Ayun lang, paalala lang sa lahat. At maraming salamat sa mga nanonood.